Kaya ngayon nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri, dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang bibig, sa kanya kinalulugan, inimig aming panang sabay-sabay nagpupuri dahil inako ng Kristong Hari kaligtasan ng kanyang ibig bayan ngayon nagpupuri sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo po na lagi naming ikaligaya na ikaw ay paglingkuran sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan na nagpapairal sa Tanang Sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na yon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagtungo sa lungsod ng Modin upang utusan ang mga taga roon na maghandog sa mga damba ng pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila.
Naroon din si Matatiyas at ang lima niyang anak. Nilapitan si Matatiyas na mga kinatawan ng hari at sinabi, "Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga Hintil at ibang mga taga-Hudeya at Jerusalem. Gawin mo lamang ito ay tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ng iyong mga anak, at gagantimpalaan ka niya ng pilak, ginto at iba pang kaloob." Ngunit malakas na sumagot si Matatiyas, "Kahit lahat ng Hintil ay sumunod sa hari, at dahil dito'y nilabag nila ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman." Katatapos pa lamang magsalita si Matatiyas, nang isang kapwa Hudyo ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa Mudin at naghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatiyas, nag-alab siya sa poot. Nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang mga sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan, ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautusan gaya ng ginawa ni Pinees nang patayin ito si Simri na anak ni Salo. Matapos gawin ito, nilibot ni Matatiyas ang buong lungsod na ganito ang isinisigaw, "Sino mang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin." Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon ay lumabas din at sa ilang nanirahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay. Ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos. Isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako inyong pupurihin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia.
Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem, at matanaw niya ang lungsod, ito ay kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway. Kukubkubin at gigipitin sa magkabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At may isang bato, wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Bakit ayon sa ating Panginoong Jesus, ang Jerusalem ay mapapahamak ng husto? Ang pinakadahilan po, ang ating Panginoong Jesus tinuturuan ang lahat ng mga taga-Jerusalem kung papaano mamuhay, kung papaano nila iwasan ang paggawa ng masama. Pero ang mga taga-Jerusalem ayaw makinig sa mga sinasabi ng Panginoon at ayaw nilang magbagong buhay. Nananatili sila sa mga gawaing masama at lalong sumasama ang kanilang buhay. Sapagkat ayaw nilang pakinggan ang mga payo ng Panginoong Jesus, mapapahamak sila ng husto. Ang paalaala din ngayon ng ating Panginoong Jesus, tayo rin, kung ayaw natin magbagong buhay,
Kung ibig natin manatili pa rin sa ating mga ginagawang masama, darating ang panahon, katulad ng Jerusalem, mapapahamak din tayo ng gusto. Kaya, lahat ng tagubilin ng Panginoon, isaloob natin sa ating sarili, magbagong buhay din tayo sa ating pamumuhay araw-araw. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin ang ating mga pangangailangan bilang bahagi ng ating paglalakbay sa pananampalataya bilang pagsunod kay Kristo patungo sa walang hanggang Jerusalem, ang ipinangakong mamanakin natin. Ang ating tugon, Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Ang simbahan naway maging buhay na sagisag at instrumento ng pagkakaisa at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Bilang komunidad ng mga sumasampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mawalang kwentang galit at hindi pinag-isipang paghusga, manalangin tayo. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. At inawang maiwasan ang gumawa ng mga dahilang umiwas sa ating pagtugon sa mga hamon ng pananampalataya, manalangin tayo. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Ang mga kasawian sa buhay o pagkakasakit nawa hindi makasagabal sa ating pagnanais na sundan si Kristo maging sa pagpapakasakit, manalangin tayo. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Sa mga tapat na yumao, naway maibigay ang walang hanggang kaligtasan, manalangin tayo. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Ama namin Diyos, huwag nawa kaming umatras o mag-atubiling lumakad ng pasulong sa paglalakbay tungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang hiling mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon. Aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ang tanginin na ko ay matamu lamang ang pag-ibig mo,
lahat ay iiwanan ko. Wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon. Aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo po ang iyong masintaking pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kaganda kang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa kagad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na
maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabukay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubukay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw
kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong bukay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. At pangarap mo ay makakalig.
ikakanta. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakal, sa pinagsalukan namin na banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lakat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin na kami at kami ay nagmamakaawa na kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila nawa ay magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit, kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, dinarangal ka namin.